humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Puego at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po si Doktora Corazon Occidental, ang ating veterinaria. Hello, Doc! Hello, Amy! Magandang araw din sa'yo. Agree ako sa lahat ng sinabi mo. So muli gusto kong magpasalamat sa pagbibigay ng munang chance ng Agree Ako Dyan para magkaroon ulit tayo ng panibagong episode na makakatulong sa pagpapaunlad ng agrikultura dito sa atin. Yes po. Alam mo, Doc, ito ma-share ko lang kasi napansin ko po yung season 1 natin, talagang kahit na naka-zoom tayo, ang dami talaga natin natutunan. Pero iba pa rin po pala pag pumupunta tayo sa farm nila. Ang na-amaze po ako ngayon na season 2, ang dami nating napupuntahang farm. At saka yung mga farm nila, Doc, hindi siya basta-basta farm. Talagang farm po na pinag-isipan. Kaya, pinag-isipan at pinagkagastosan ng puhunan. Yes! Opo, kaya po madami nagme-message ako, nare-receive to. Sabi nila, saan po yung farm na yan? Gusto din po namin puntahan. So, natutuwa lang ako doon kasi na-encourage yung ating mga kababayan na magsimula. Kasi sabi nila, yung farm daw, boring. Pero hindi, dahil yung pinapakita natin mga farm dito, mga integrated farm na. Kumbaga, mga modernized na farm na ito. May mga bahay kubo na aircon at mga palayan na nakasemento. Sementado, Dok. Yan, yun yung mga nakakita natin. Nasaktihan ko po talaga at natutuwa ako doon. So hindi na ang farming kasi ngayon, Amy, hindi na ha-traditional kagaya ng mga sinaunang panahon na ang impression tuloy nila sa mga magsasaka ay laging pawis-pawis na nasa yes. Init ng araw. So ngayon, ano na rin nagkaroon na rin ng innovation maging sa mga magsasaka natin. So nakakatuwa naman ang balita mo, no, na nakaka-encourage talaga ang ating show sa mga kabataan. Yes po. Kaso, Doc, meron naman akong nabalitaan na parang malilibit ata yung pagpasyal ko sa mga farm dahil yung COVID ay patuloy pa rin na parang nagiging hadlang sa ating advocacy. Yun nga, ganun din kami, Amy. Kasi simula lang na, di ba, na magkaroon ng familiarization na parang nakalimot na nga tayo sa loob ng isang taon na tayo nakakulong. Kasi simula lang nating bumalik sa kahit paano hindi tayo babalik sa normal. 'Di ba? Nagkakaroon na naallow na naman nila yung dining sa mga restaurant ng 70%. Nakakakain na tayo kasama ating mga close friends and families and relatives sa restaurant. And then kapag meeting na nga kami sa opisina, maging sa amin sa Philippine Veterinary Medical Association. Alam mo, first time after 1 year na nagkaroon kami ng physical meeting last week. And then 2 days after, ayun na naman, suspended na naman ang lahat ng meetings at gatherings. Yun nga, parang nanibago ko, Doc, kasi akala ko pupunta na tayo dun sa normal, pero new normal na tinatawag natin. Ngayon na nga, makakapunta na tayo physically sa mga farm, makakadalaw-dalaw na tayo, at tayo nasimula na nga natin. Pero parang sabi ko, bakit bigla naman? Nag-anniversary lang ang COVID. Exactly. Exactly. Look forward pa naman ako sa pagkakasama-sama natin at pagbisita sa mga poultry farms at piggery farms. At diba, nung huli nating pag-uusap tayo magkakaroon na ng live coverage. Oo, diba? At nakaligtas si Kasendo kasi dapat doon tayo kay Kasendo. Kay Kasendo at din Game Paul kung magkakaroon ng chance tayo doon sa may mga mapupuntahan tayo. Kay Kasendo at saka doon kay Chito, Doc Chito Sase, di ba? Pwede rin natin silang bisitahin. Yes. Mga malapit sa'yo. Willing, excited pa naman ako na bumisita dyan sa North Luzon. Siguro sa isang araw, kahit sabihin mong one night, two nights, makaka-tatlong farms tayo, di ba? Maka-farm visit tayo. Pero Doc,
may nabalitaan din ako kasi itong mga nangyayari dito sa atin, no? Baka iniisip ng mga kasamahan natin o mga kababayan natin na sa Pilipinas lang nangyayari ito. Sa buong mundo po, naganap po ito ang COVID. Yes. At Dok, may nabalitaan ako yung mga ano Asian hate. Meron ngayon trending, stop Asian hate kasi... Yes, crime against Asian, violence against Asians sa nangyayari sa United States. Oh, nga eh, sadly, sinabayan pa talaga ng pandemic itong mga hate crime na ito ng mga racist. Ma, sobrang habang nagtatagal yung racism. Mahirap magsalita kasi politics din, no? Pero pag tayo mga layman, ako no, personal na opinion ko yan, Amy. Kasi yung nakaraang USA president na si Donald Trump, parang in a way encourage niya yung racism. Una-una yung pagsasara ng border sa Mexican, 'di ba? So may mga followers siya na abang tawag doon, avid followers na kung ano yung sabihin niya eh, di ba? May influence pa rin siya. So, yun ang tingin ko doon. And ngayon, buti na lang. May bago silang presidente. Si President yes. Joe Biden. Biden ba? Yes. Na katoliko. Katoliko and against siya sa racism. So, kinokondo niya yung mga nangyayari. Kaya yun nga, sa karamihan ng mga nangyayari sa kapaligiran, hindi ba no, Amy, hindi lang sa Pilipinas at sa Amerika, mapalad pa rin tayo. Dahil eto, malusog tayo at nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating follower sa pamamagitan, di ba, ng pag-air ng mga episodes ng agrikultura. Opo, yun nga. At Dok, itong ating show ay isang blessing din po talaga na malaki para sa ating mga kababayan. Kasi po, despite the pandemic, tuloy-tuloy po ang pag-encourage natin at pagbibigay ng mga impormasyon tungkol po sa agrikultura. Hindi po titigil ang aming programa. Tuloy-tuloy po tayo dito po sa Season 2 ng Agree Ako Dyan. Dok, ngayon Agree Ako Dyan. Meron po ating papakilala sa inyo. Maingay siya sa Facebook. Eh. Nakikita ko yung mga post niya po sa Facebook sa pagtatanim ng kabote. So ngayon, inibitahan po siya para tayong mismo ay matuto po galing sa kanya. Abangan niyo po yan ang Doc sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Cora, sabi ko nga sa'yo, may papakilala ko sa'yo ngayon na siya po ay magaling po magtanim ng kamote. Kaya sabi ko, sir, join ka naman sa amin. Invite ko talaga siya. Na, ano, despite po yung location, siya po yung nakatira sa Batangas. At medyo may kalayuan po talaga sa atin. So, sabi ko, sir, pilit natin na mapag-usapan po ang kamote. Ang papakilala ko po sa inyo ay si Sir Erwin Magpantay. Hello po, Sir Erwin. Kuya Erwin Magpantay. Hello po. Yeah. May tanong ako ha, Erwin. Amy, tanungin ko na nga si Erwin na bakit siya ay umuwi sa probinsya at pinili niyang magtanim ng kamote. Ano ang mga nakita niyang kapakinabangan na pwede niya ikwento sa atin ngayon? Actually, ma'am, hindi ko naman po talaga linano na magtanim ng kamote. Ang kapuluhanan po nun, nasa city kasi kami, buntis ang asawa ko. Napansin ko mahal ang mga gastusin sa lungsod. Mahirap mag-budget, lalo na kung alangan ang kinikita. So nag-desisyon kami na umuwi na lamang sa probinsya kasi doon hindi gaano malaki ang gastos. Nung kami nasa probinsya na, nakita ko yung lupa na bakante, walang nagtatanim. Kaya ko sayang naman, ano kaya kung taniman ko na laang. So, tinaniman ko po ng kamuti at hindi ko naman ito ina-expect talaga na ganitong magiging outcome ko or di kaya, hindi ko naman po talaga plinano na mag-business nito. So ito po, kumbaga ito po ay bunga lamang ng aking trials. Hindi ko po sadya na pinangarap na ganito yung aking gawin. Kumbaga nag-try lang po ako nito. Sa ganong kadaming kamote ba ang tanim nyo? Bali ang tanim ko po,
siya ay nasa 7,500 square meter yung lawak niya to 1 hectare. Na estimated ko po siya ay nasa more than 2,000 puno na kamote. Ayan, sabi ko nga kay Doktora, meron ka mga binibigay ng mga practical tips, no? So, simulan po natin, paano po ba magtanim ng kamote? Kasi ako parang, alam ko hinuhukay yan, pero paano siya itanim? Pagay na-harvest, hinuhukay yan, pero paano itanim? Yun ang tanong. Sa pagtatanim po ng kamote, pagdating sa lupa, siyempre, mas maganda talaga yung buwagag. O sa lahat po ng mga halaman na pinapalaman o naglalaman kagaya ng kamote, kailangan po nila talaga yung buwaghag na lupa. Hindi siya kailangan doon sa mga lagkitin or matubig. So, yun po ang the best para sa kamote. Sir, ano ba tinatanim doon? Buto o tangkay? Ano ba? Dahon? Stem. Stem, di ba, Erwin? Stem? Ang tinatanim po sa kamote, kung tinatawag dito sa amin, talbot. Ganito po siya, oh. Yung pong tender na part ng kamote, ang pipiliin nyo, ito po yung pinaka-the best na itanim. Saka kapag itatanim po ninyo, kailangan itong bawat buko, tawagin sa amin buko, wala pa po siyang mga sumisibol na ugat. Yun po ang pinaka-the best na itanim ng kamote. Pero yung po namang mga ano nito, bulaklak nito, nagkakaroon din ng buto, pwede rin po yung itanim. Pero mostly, ito talaga ang tinatanim na ng mga magsasaka. Di ba maraming variety ng kamote, Erwin? Ano ang variety mo? Yung ube, yung puti, o yung dilaw? Sa mga tanim ko po, maraming klaseng variety ako dito ng kamote. Merong puti, merong dilaw, meron din naman ditong violet or purple. So, meron ding orange. Hindi po naman po yung pagtatanim kasi, hindi pa ito yung talagang actual na talagang career ko yung pagtatanim eh. Kumbaga trials ko pa lang po ito, inaalam ko pa kung alin yung pinakamagandang variety na itanim. So, pansamantala, ito po muna yung tinatanim ko. Ano ang mas mabili? Dito po sa amin, ang pinaka mas mabiling variety ng kamote ay yung puti o di kaya ay dilaw. Mas gusto po nila yun. Ano ang mas mahal? Ano po yung pinakamahal, sabi ni Tokora? Ang mahal pong variety dito sa amin eh, yung dilaw. Kasi po, yung texture po kasi ng laman niya, hindi siya labsak or malambot kapag niluto. Kaya po yun po ang hanap nila dito sa amin. Sa market po, pag ako nagtatanong, sabi nila merong 40 pesos per kilo, merong 50 at may 60. So yun po ang kalakarang meron sa market ngayon. Hindi po ako nagpipresyo kasi ng mataas sa harvest namin kamote. Kagaya nga po ng sinabi ko, hindi po good quality yung aming kamote. So binibigay ko lang po sila ng 25 pesos per kilo or yung mga iba pa, naibigay po namin siya ng 15 pesos per kilo. Ganun po kami mag-presyo. Hindi po kami nagtataas ng kumbaga kikipagsabayan sa market. Ako naman, kaya naitanong ko yung variety. Kasi ako, favorite ko yung puti, saka yung malabo. Ay, talaga ba, Dok? Ako, hindi pa ako masyadong nakatikim ng puti. Mas familiar po ako sa dilaw. Ah, yung puti na malabo, yun yung, alam mo ba, sa China, especially during winter, sa Shanghai at saka sa Beijing, ano, yung street food nila yan eh. Mga puting kamote, ang lalaki. Tapos, mahal. Di ba? Dok, alam mo saan ako nakatikim niyan? Korea. Yun, sa Korea din. Di ba? Ang sarap. Lalo na pag malamig, tapos yung usok-usok siya. Oo, oh, oo. And then, manood ka ng mga... Dilaw talaga. Yes, yes. Ayan. Ako pala may tanong muna. Uli, Amy. So, ano? Paano mo naman minamarket ang napakadaming kamote na inaani mo sa kulang-kulang isang ektarya? Sa pagmamarket ko po ng kamote, sa pamamagitan lang po ng Facebook, pinopost ko sa aking Facebook account. Tapos kapag may umorder, yun, saka lamang po ako nag-harvest. Hindi ako nagdadala ng direkta sa mga tindahan kasi kumbaga yung aking ani ng kamote, hindi ganun kaganda ngayon. Dahil po
kumbaga inaabot siya ng tag-ulan, hindi naging maganda ang itsura ng kamote, sira ang mga balat, kaya hindi ko po siya maipagsabayan sa mga gandang uri ng kamote. Opo, di ba daw parang ano, Facebook lang na talaga na doon yung market. Hindi ka nagbabagsak sa palengke, Kuya Erwin. Sa pag-market ko po ng aming kamote, pinopost ko lang po yun sa Facebook. Hindi ko po kasi siya maisabay sa talagang market kasi hindi good quality ang aming kamote. Kuya, ano klaseng lupa po ba ang pwede dyan? Bari sa pagtatanim po ng kamote, una natin i-consider dyan, siyempre, yung pagtataniman. Kailangan maganda yung klase ng lupa, buwaghag. Tapos, yung maganda din po yung variety ng yung kamote. Dahil ang magandang ani po kasi niyan, nasa magandang ani din. So, start mo pag nagtanim ka ngayon, bilang ka ng 3 to 6 months, depende po sa gusto mo, makakapag-harvest ka na po. At sa isang puno ng kamote, pwede ka pong makapag-harvest ng 1 hanggang 5 kilo. Depende po yun sa pamamaraan ng iyong pagtatanim. Nakakailang kilo ka naman, Erwin, sa loob na 1 linggo? At magkano naman na 1 kilo? Marketing agad eh. Bali sa harvest po ng kamote, depende po yun sa order kasi ang aking pag-harvest. Pero kung pagbabasihan ko ay yung isang araw, kaya ko po mag-harvest ng more than 100 kilo sa isang araw. Pero yun po ay depende pa rin po sa dami ng tanim ko. Kung maubos na yung tanim ko, edi wala na akong i-harvest na kasunod. Doon po sa lawak ng aking tanim, pwede po akong maka-harvest doon ng hanggang 3,000 kilos na kamote. Clearly, Amy, ang bumibili kay Erwin ay mga magtitinda sa palengke. So, Erwin, kaya marami kang suki kasi doble ang kinikita nila. Ang marketing niya, nasa bahay lang siya, no, Amy? Pinipick up. Yes, so. So, pagdating naman po sa tubig, malakas po ba sa tubig itong kamote? Hindi po kailangan ng kamote ng masyadong matubig na lugar. Kasi nga, siya po ay, ang gusto po niya yung buwaghag na lupa. Kapag ang lupa po kasi ay matubig, nagiging lagkitin po siya. Kaya po ang kailangan niya, dun po sa malayo sa mga mabababang lugar o dun sa matubig lugar. At kung gusto man magtanim sa mababang lugar o sa pantay, kailangan po siya garden. Patataas mo, i-elevate mo yung lupa niya para po siya ay maiwas sa tubig. Alam mo, Dokora, may nakita ko mga video na yung mga palayan nila, kinukonvert nila into kamotehan. May panahon kasi na katulad nun, sinasabi ni Erwin, mas natutolerate ng kamote ang konting tubig kaysa maraming tubig. Ganun nga ba, Erwin? So pagtag-ulan, mas hindi masyadong marami ang ani? So yung sabihin yung lugar na pinagtataniman mo ngayon mataas, hindi ito nababaha? Bali yung pinagtataniman po namin ay talagang mataas ng lugar po siya, Borol. Kumbaga, dun po sa Borol, malayo siya sa tubig. So umaasa lamang po yun ay sa patak ng ulan para mabasa. O kung hindi man, didiligan. Pero may kuryente naman kayo dyan sa Borol? Sa bukid po namin, walang kuryente. Malayo po sa kuryente yung lugar na yun. Pero sa bahay po namin, meron naman. So, sanay na Sir sila Erwin, sa buhay. Sir Erwin, bali ngayon, nasaan ka po? Nandyan ka po sa bahay? Ayaw o pahingahan yan sa bukid? Sa ngayon po, nasa kapitbahay po ako kasi walang signal ng internet sa bahay. Kaya nasa kapitbahay ako ngayon, naghanap ng ganda-gandang signal ng internet. Tapos meron tayong mga varieties, no? Meron tayong dilaw, may puti. At may sabi nga nito, may parang ube. Kasama ba yun? Ube doon? Tapos may ube, may ube, may dilaw. So ngayon, may mga type, diba? May tingin ba? Saan yung mga pananim? Sa pagtatanim ko po ng kamote, ang number one na encounter ko na peste, talaga yung pundaga. Kasi once po na lumaman yung kamote, nandun na agad yung mga daga. Sila na yung una-unang kumakain ng laman ng kamote ko. Daga! Eh, Erwin, daga ang problema. So, kailangan bantayan. Paano niyo po pinapatay itong mga daga? Sa pag-control ko po ng pesteng daga, binibigyan ko po sila ng mga pagkaing pamatay. So, nilalagay ko po sila sa mga safe na lugar para iwas po dun sa madama yung mga alagang hayop, hindi delikado sa paligid. So, ganun po ang paraan ko para makontrol po yung pesteng daga.
Matatakot ako doon, Dok. Lalaki siguro ng daga sa, sa bundok. So, yun ang kalaban niya. Eh, so, despite na may daga, despite na may problema tayo sa tag-ulan, pwede pa malaman, Erwin, kung ilan ang average na nahaharvest mo, kung ilang kilo ang nahaharvest mo sa loob ng isang linggo? Sa pag-harvest po ng kamote, hindi naman pwede tumutukoy kung gaano kadami isang linggo. Kasi po, once na yung pong kamote ay dumating dun sa tamang edad niya, kailangan na po niya talaga i-harvest ng one time lang. So, yun pong pag-harvest namin ngayon, hindi man namin ma-harvest ng one time kasi depende pa rin po ito sa dami ng order. Sa isang araw po, pwede ako mag-harvest ng 100 kilo sa loob ng isang araw. O kung tuloy-tuloy po yun, di 700 kilos sa isang linggo. Madami din yun. Nakakabuhay na nga ng pesos. Pamilya. Yes, yes. Lagay mo na lang sa 20, di ba? Time is one ton siguro. Is malaki-laki na nga. Kumikita siya ng, pwede siyang kumita ng hanggang 80,000 isang buwan. Wow! Ayun pa yung lupa mo, Erwin, o inuupahan mo? Actually, hindi po sa amin yung lupa. Yun po ay sa magulang ng asawa ko. So, ano, binibigyan mo sila ng share, kumbaga tenants fee. Hindi na po ako nagbibigay ng kaparte doon sa may-ari po ng lupa kasi mga patay na po sila eh. Mm. Ah, so sa kanila na pala. Erwin naman eh. Ayos ah. Ang ganda niyan, pwede mo pang haluan na magtatanim ka ng maliit na kulungan ng baboy sa dulo. Mag-alaga ka din ng inahin. Di ba kasi Amy, ang hinaharvest lang niya eh, kamote, di ba? So kung may alaga siyang mga baboy, pwede yung mga dahon, non-antibiotic, pwede niya, oo. Bibili din siya ng konting feeds, pero mapapakain ng dahon. Sir Erwin, napanggit ni Doktora yung mga dahon. Hindi ko muna itong uusapin natin. Pero ang tanong ko, binibenta niyo din po ba yung mga talos ng kamote? Sigutin niyo po yan sa ating mga babalik. Ako po ay, Adria po yan. Adria ko dyan. Babalik po ang Adria ka dyan. Sir Erwin, hindi na nung kita. Yung kaliging ba ng kamote ay ginagamit niya rin po ba? Binibenta na rin po ba natin? Sa amin po, hindi po kami nagbebenta ng talbos ng kamote. Pero ginagamit din po namin yun kapag kami nagluluto o di kaya merong mga gustong humingi para gamitin nilang panggulay. Nagbibigay po kami, pero pag sabihing imamarket din namin, hindi po kami kumukuha doon po sa mga tanim namin para pang market. Opo. Sir, may nakita po kanina, meron ako pinanood na video tungkol dito sa pagina na kamote, no? Malo-malo po ba ang pag-harvest nyo ng boma? Saka paano po malalaman kung may boma na itong mga kamote? Opo. Mano-mano po ang pag-harvest po namin ng kamote. Hindi po ba katulad ng mga modern technology ngayon or modern way of farming ay makinarya ang ginagamit nilang pag-harvest. Kami po pala eh, parang traditional pa rin na paraan ng pag-harvest. So, yun po. Sa paano paraan po, ano po yung mga sinyalis na malalaman natin yung may laman natin? Mga palatandaan po, para malaman mo kung may laman na yung kamote. Una, titingnan mo yung lupa na pinagtaniman mo. Kung yung pong lupa ay medyo humihila ba or di kaya ay maumbok, ay yun po ay sinyalis na may laman na siya. Pero kung talaga pong i-harvest mo siya doon sa tamang edad niya, ang palatandaan po ng iba para po malamang may laman na ang kamote ay kapag po siya ay namulaklak na at ang tamang edad po niya sa talagang pag-harvest, kapag yung pong mga dahon niya ay nalalanta na lahat, yun na po talaga yung pinakang proper time para i-harvest yung kamote. Yun po ang mga palatandaan na talagang may laman na yung kamote ng tanim. So, magkano puhunan kapag gusto ko magsimula? Sa pagtatanim po ng kamote, wala akong idea kung magkano talaga ang puhunan diyan. Kasi sa pagtatanim ko po, wala akong puhunan eh. Yung mga binhi ko, hingihingi ko lang sa mga kapitbahay kung mayroong tanim.
Tapos, tiyatanin ko siya kahit konti lang. Tapos, kapag siya tumalbos na, puputulin ko, tatanim ko. Yung tatalbos uli niya, yun din ang itatanim ko hanggang sa dumami ng dumami. So, wala po akong puhunan kasi dun sa ano, pagtatanim ko. Kaya hindi ko tiyak kung gaano kalaki ba ang pwedeng puhunan sa pagtatanim ng kamuti. Sa amin, nung panahon ko, kapag ka medyo mababa ang grade ng isang mga estudyante at saka nagfe-fail o hindi nagkiklik sa pinapasukang trabaho, nagkakaroon ng mga matatanda na umuwi ka na lang sa probinsya at magtanim ka ng kamote. So, nung araw, Amy, yun ay negative connotation na ibig sabihin you're a failure. Pero dito oh, sa napakagandang kwento ni Erwin Magpantay, hindi ba, na baligtad naman, naging positive yung connotation ng kanyang pag-uwi sa probinsya at pagtatanim ng kamote. So, sa mga gusto po dyang magtanim ng kamote, ang may papayo ko po, una-una, mag-isip po kayo ng magandang lugar, proper place para sa kamote. Kasi po ang halaman, may kanya-kanya po yan lugar na naangkop para sa kanila. So, ang kamote po, katulad ng sinabi ko kanina, gusto niya yung mga mabuwaghag na lupa. Pangalawa po, i-consider natin dito, ano yung magandang variety ng kamote. Kasi meron pong mga kamote na pangit ang laman, may mga kamote talagang quality ang laman. May mga kamote din na mahina sa tubig, at may mga kamote din naman na mahina sa tag-araw. So, sa pagtatanim po ng kamote, kung meron gustong magtanim ngayon, yan po ang mga unang dapat i-consider natin. Saka, kailangan sa pagtatanim ng kamote, focus ka dyan at sa mga ginagawa mo, kailangan hawan ng iyong paligid ng kamutihan. Maliban na lang kung walang pesting na ninira talaga, okay lang yun. So, kung ikaw po ay ngayon pa lang mag-i-start, consider mo po yung mga bagay na yan. Yung lupa, yung variety na kailangan po ninyo. Maraming salamat po Sir Erwin Magpantay sa pagsama niyo sa amin despite dun sa mahinang connection na meron tayo, eh tuloy-tuloy pa rin ang ating programa. And Doc Cora, maraming salamat po. Hanggang susunod. Ito po ang Agree Ako Dyan.